Yeah, magandang araw po. Magandang araw po mga ka-row house. Yan. Today nga pala is Friday, July 9 po. Yung Friday, July 9. Bilis ng araw. Tayo rito sa bodega. Pumalita ako kay Pastor Jojo, magkukulang yung mga bakal namin dun sa gagamitin sa gate tsaka dun sa greens. So, titingnan ko rito kung ano yung makukuha natin dito sa mga retaso ko para hindi na tayo pibili. Yan, bali ha, nandito na tayo. Han, good morning sa inyo dyan. Good morning. Yun ha. Morning sa inyo dyan, Gi. Good morning. Ayan si Ogi sa loob. Asan yung nag-birthday kahapon? Belated happy birthday na. Good morning. Good morning, Pasky. Okay, yan yung mga dala nating bakal. Just in case na para dito. So meron na lang kasing maliit na putol na natitira. Baka pwedeng magamit dito at hindi na tayo bumili. Meron din tayong bakal na tira dun. Mga retaso ko nito, 1x2. Sabi ni Master Jojo, kulang na daw siya. Yung hindi pa natin nadala. Tingnan natin kung magkakasya yun dito. Alaman natin. Pero hindi ganun kahaba yun eh. Maikli lang yun. Okay, bali nag-install na sila ng polycarbonate dito. Yan yung ating polycarbonate. Yan, na-install na pala nila to sa taas. Tapos sa gilid, nag-umpisa na rin sila. Bali yung pag-install dito, okay lang kahit hindi magtugma yung dulo. Kasi ang ending niyang ginagrinder namin yan. Ginagrinder namin siya. Bago nga pala namin ini-install yan dun sa 2x2, na 2x2 na mga bakal, ang unang ginagawa ay sa sinisilikon. Sinisilikon po yung 2x2 sa may ibabaw, yung tubular. Tapos lalagyan po ng flat bar. Pakita mo nga yung flat bar na aluminum. Ayan, yan yung aluminum na flat bar. Yan yung binili natin dun sa good looking. Ito po yun. Ayan. So ito kasi hindi to kinakalawang. So, kaya ito, maganda to kaysa dun sa flat bar na gawa sa bakal. So, aluminum to. The same time, magaan. Tapos, madaling butasin. Tapos, gumagamit tayo ng tech screw. Yung tech screw natin, 1/2. Tapos, syempre, yung pinakadugtungan po ng polycarbonate, iipitin po ng flat bar aluminum. Saka po, ite-tech screw. Ayan. Syempre, i-screwin yan ng tech screw natin. Ayan o. Meron nga po pala nga nagpapatanong regarding dito kung paano po daw yung mga allowance ng 2x2 na bakal. So, kailangan kasi nandyan tayo sa taas. No? Hindi, medyo may kabigatan kasi ako. Hindi ako pwedeng umakyat dyan. Pero baka i-sketch ko mamaya. I-sketch ko po sa kahit sa papel. Yan, para may demo natin. Tapos, ang pinaka-ending nito... itong dulo, nilalagyan namin ng glass clip yan. Kapag napantay na po yan, nag-grinder na. So, lalagyan po ng glass clip yung dulo. Kaya, meron din po tayong biniling silicone. Yung po yung ipandidikit dyan sa dulo nyan. Kasi pag hindi natin nilagyan ng glass clip yan, makikita nyo, machi-check nyo, parang paalon-alon siya. Ayan na yan, makikita nyo, diba?
So yun yung magpapantay para pulido po siya tingnan. Bali kanina nga pala, kumuha na tayo ng extrang wire para dito, no, sa mga gagamitin po rito. Dito po natin gagamitin 'yan. So naubos na yung isang box ng wire natin. Yan, diyan po gagamitin 'yan para malagyan po to ng mga ilaw. So good news nga pala, kahapon nagpunta po yung may-ari, nagkita kami. Nabili niya na po yung para dito, yung para sa ilaw rito sa poste. Yan, tapos nakompleto na rin namin yung ilaw dyan sa downlight tsaka rito sa gilid. Ayan, may install na po natin. Tapos ang magsisilbing flashing po nyan dun sa wall is yung flash band tape po. Ayan. So kaya meron tayong flash band tape, paikot po yan simula dyan hanggang dun po, hanggang dun sa dulo. Pero hindi ko alam kung magkukulang kasi meron po kaming pinaggamitan kahapon dun sa likod. So meron pa naman tayong stock nun dahil dalawa yung binili natin. Check ko lang kung hindi siya magkukulang. Dahil kada roll yun nun kasi maikli lang yun, 4 meter lang. So parang dito 4 meter eh meron pa ron. So check natin kung hindi siya magkukulang. Tapos after nga pala pong mailagay yung flash band tape dun sa mga gilid, papasadaan naman po siya ng silicone. Yung silicone po na binili natin sa clear, no? Clear para hindi po madumitingan. Yan. Yan, pinagtutulungan na lang po to ni JR at saka ni Pangski. Yan, meron pa po tayo para po dun sa pinakadulo. Saka rito sa gilid, tingnan natin kung magkakasya to. Pero may extra ako nito. May extra din ako nito. Dito naman si Master RJ at si Ogi. Pinagtutulungan nila rito yung Kisame. Ayan. Isa na ito ang ating back extension area. Abay, mukhang walang tagas, no? Oh, walang tagas, oh. Hindi pa nalalagay yung flashing dito diyan sa part na yan. Kaso nga lang, si Master RJ nag-decide siya na palagyan ng flash band tape. Kaya wala tayong liwanag na nakikita, oh. Wala pa pong flashing yan. Yan sa gilid. So mamaya po, aakyat tayo dyan. Tingnan natin kung paano po in-install itong yero rito. So napakalakas po ng ulan kanina, mga bandang alas 7, no? 7 to 7.30, sobrang lakas ng ulan. Time check nga pala tayo, mga karohos, mga 9.30 na. 9.30 na po ng umaga. Ngayon lang ako nakapunta rito kasi nasikaso natin yung budget expenses ng susunod na project natin dito sa unit na to. Oh, walang tagas, no? So pari rito, meron na pong flashing yan. Taka rito, may capping na yan. Andiyan. Tapos syempre rito rin sa gilid, meron na yan. Ayan, no? Wala na tayo na aninag na sikat ng araw. Tsaka rito, yan, wala pong flashing yan. So lalagyan pa natin ng flashing yan dyan. Tapos dito, wala pa rin yan. Ayan, makikita nyo, wala pa. Dito lang kasi yung pinalagyan niya ni Master RJ ng flash band tape. Bali, apat na metro yan. Gan nagamit yung ibang flash band tape na stock natin. So yung ginagawa nila rito, exhaust fan po yan. Isang exhaust fan. So maglalagay rin tayo rito. Tapos dito pala, kaya may outlet dito kasi may range hood dito. Meron na rin po tayong on hand na range hood nyan. So baka dalhin na lang po natin dito. Yan, nakakabit na yung ating mga outlet. Yan, may outlet dyan. Dito. Saka rito. Yung binili nga pala ni ma'am nandun, nasa second floor. Nandun sa taas. Switch dito. Switch. Switch, ayan. Tapos sa outlet dyan. Bale, itong 1x2 natin, magkukulang talaga to. Dahil yung sa pang-gate pa nga pala natin. Ayan na. Ayan, pang-gate. Pero itong mga bakal natin, yung mga dala ko, ayan, malaking tulong na po yan sa may-ari. Ano na yan, sakto na yan, yung 2x2. Pero yung 1x2 talaga ang kulang. Bukod dun sa 1x2 na bakal na kulang natin, magkukulang din tayo dun sa text crew. Siguro mga nasa 22 piraso. Ayan, dito na tayo sa pinakamalapit na hardware. Ayan, pagka follow-up orders, dun, dito na lang. Dito na lang sa pinakamalapit. Yan, bimili lang tayo ng Uno Media na text crew. Magkano to, te? 45. Sige, te, pa-recebo na lang.
Tapos sa tatlong 1x2, ito. Apa, tatlong 1x2, galvanized. Yan, bali pinaputol natin yung mga bakal. Yan. Yan, masyado kasi siyang mahaba. Pero okay naman kahit putol, swak naman siya dun sa sukat. Tapos ito na yung ating tech screw. Yan, 22 piraso. Ang total po lahat ng tatlong bakal pati nung tech screw ay 1,350. Yan, 1,350. Okay. Yan, bali tinatari na lang po. After nito, diretso na tayo rin sa Lumina. Yan, dito na po tayo. Ito na yung ating bakal. Tech screw. Je, salo Je. Whoop. Yun, no? Yan, bali tuloy-tuloy lang yung pagpapabricate nito. Yung framing para sa gate. Tapos umpisa na po uli ni Master Jojo dyan. Tapos sila, Pangski naman dito, tsaka si JRP, nagtutulungan nila na to. Pag-install ng polycarbonate. Dahil yung linya ng ating ilaw dito, ang manggagaling po rin sa loob, ang ginawa namin dyan, itong wire na to, nakapalusot na po yan dyan sa bakal dyan. Dumaan na po yan dyan, kaya wala kayong makikitang wire. Nandito po yun. Ayan. Ayan. Magkakaroon kasi tayo ng linya na switch dito. Ayan na po yun. So, wala na kayong makikitang kable ng wire dito. So, pinalulusot namin yan sa bakal. Kaya, para malinis po, wala tayong nakikitang mga wire. Ayan yung maganda dyan. Ganun din dito. Yan, nakalusot na rin po yung linya niyan. Dito naman po kukunin sa ibabaw ng canopy ang ilaw rito. Ayan, bali break time muna tayo mga karohos. Yan, break time muna, ang bilis ng oras. Dito na tayo sa bahay. Maikli lang yung video natin kaninang umaga hanggang itong tanghali. Gawa ng alas 10 na ako nakalabas kanina. So ito, may sakit si Chanel, oh. Nilalagnat to. Chanel, kawawa naman si Chanel. Ano, na na kami kumain? Yan, kain na tayo. So, hindi natin makakasabay si Chanel tsaka si Mrs. Kami lang muna ni Aki. Dalawa kami magkakain. Dalawa na ito. Ito yung ulam natin kanina, yung tira, yung noodles. Yung may longganisa tsaka ano pa. Tawag dito? Sinangag, no? Yung sinangag, yan. Kano mo Aki. Tapos sa pritadang manok tsaka sabaw ng sinigang. Yan, kain tayo. Sige, halian na na. Pwesto na lang. Ayan, pagkatapos natin mananghalian, balik na tayo dun. Dala na nga pala natin tong ano, tong glass clip. Susok-sok natin to sa polycarbonate. Tapos nagkulang yung binili natin na flat bar. Meron akong mga tira. Ayan, try natin kung pwede na to. Okay, tara. Yan, bali dito na tayo. Yan, time check. Alauna ng hapon. So, halos matatapos na po nila rito yung sa polycarbonate. Ayan. Tapos dito si Master Jojo, pinagpapatuloy niya na to. Yan yung mga kulang na bakal na binili natin kanina. Kanina nga pala, meron tayong wire na dala. Para lang po pala sa likod yun. Tapos dito, binabanggit natin na gagamitin dito yun. Dito pala ginamit yun.
Ayan, medyo para makikita naman natin marami yung switch, no? Tapos yung wire, kada isa kasi niyan dalawa. So times 2. So dito po ginamit 'yan. Ayan. Tsaka rito. Ayan, kailangan ipakita natin para makita din ng may-ari. Ayan. So dito ginamit, ilan yung wire natin kanina? 22? 22 na metro yun. 22 na metro yung ginamit dito, palibot dito. Dito kasi, meron pa tayong isang exhaust fan dito. Tapos meron tayong ilaw rito sa gitna. May ilaw tayo rito. At saka dito, may ilaw rin tayo dyan. Tapos yung sa 24 metro na kukunin uli natin na wire, para naman po yun dito. Yan, para po yan dyan. Mag-aabang tayo, kung hindi para dyan or para dito, mag-aabang si Master RJ ng another linya ng wire para po sa ilalim ng overhead cabinet para malagyan ng ilaw. Ang check mo may igi yan, ha? Wala na tayo yan. Tapos yung para dito sa linya ng wire yan, may abang tayo ron pero hindi pa, wala pa po yun dito. At saka yung rito. Yan, wala pa. Tapos yung wire na yan, susuksok pa yan papunta rito. Yan, gagawa tayo ng isang linya rito para dito. Yan, may linya tayo dyan. Tapos dito, yan, wala pa po yung para dito sa outlet. Tsaka yung switch. Yung switch para rito. Yan, wala pa. Tumalik muna tayo rito sa bodega. Kukunin natin tong hagdanan. Para ma-videohan natin yung bubong, no? Na in-install nila Master RJ. Tapos kukuha tayo ng wire dito sa bodega. Yung iba mga materials nga po pala na pino-provide natin doon sa Mia Tan House. Kung ano meron dito, yung pinapaano na lang natin sa may-ari. Yung iba binibigay namin, pero yung iba na pinababayaran natin sa may-ari. So kagaya nitong wire kasi talaga ito importante to sa sa construction. Pero yung mga retaso, yan pwede natin ibigay sa kanya. Yan. So bigyan ko kayo ng idea kung magkano to. Itong number 12. Number 12 na wire, stranded. Ganda rin tong wire na to kasi may plastic po siya. Yan, oh. Yan, tsaka matigas siya. So 26 pesos ang isa nito, ang isang metro. Yan, bibilang muna tayo ng 24. So 24 na meter ang kailangan nito, bilang lang tayo ng 12, tapos bubuhulin na natin. Okay? Bali dito, hanggang dito banda, yan, isang metro po yan. So bilangin muna natin at sukatin. 8, 9, 10, 11, and 12. Para pagdating sa 12, bubuli na lang natin yung pag ganito. So bali magta times 2 yung kanyang bilang. Kaya magta times 2 yung bilang niya. Bali ito na yung ating 24 na wire. Yan. So 24 times 26. Ganun lang po yun. Tapos ito na yung ating hagdanan. Tara, balik na tayo ron. Let's go, let's go. Yan, dito na ulit tayo. Ajay, naputol nga lang. Oh, kasi nabuhol eh. Nabuhol habang tinatali natin, kaya naputol, pero okay lang yan. Yan, halos matatapos na yung pag-install ng ating polycarbonate dito. Yan, gagrinderin na lang po yan. Squala, grinder. Tapos maya maya may kakabit natin yung ating glass clip. Ano? Yan, pinuputol na po ni Pangski yung sobra. Simula po dun sa dulo ng ating 2x2, kumukuha kami ng 5 cm. So nakalagpas po yung ating polycarbonate dun sa ating 2x2. Yan, tapos puputulin na po namin yung sobra. So 5 cm lang yung sobra nito. Okay, dun naman po tayo sa nag-comment kung paano po daw namin na kinakabit yung polycarbonate dito. Okay.
Yung sa welding works, mahirap pong i-explain yun eh. So kailangan ho talaga yung nag-assemble nitong formworks, nitong metal trusses na to, kailangan talaga marunong tsaka welder talaga. So kahit siguro explain natin to, kung DIY lang, mahihirapan talaga kayo. So magbigay na lang tayo ng konting idea. So yung idea rito, ang una nyo pong kukunin is yung sukat po ng mismong mga polycarbonate. Pag nakuha nyo yung mga sukat ng polycarbonate, sa kanyo naman po, yun na po yung magiging reference nyo para sa paggawa nitong trusses. Yan, di ba? So yung unang ginawa dyan is yung framing, yung eskwalado na framing, yan po yun. Tapos yung braces. Yung mga braces nito, mga soleras nito, yun po yung magiging basehan nyo kung gaano po kalaki yung bubong or yung polycarbonate, kung gaano kalapad yung bibilhin nyo. Yun yung importante dyan. Okay, paliwanag po natin dito. So simple lang to. Okay, bali yung polycarbonate kasi, kapag bumili kayo sa hardware nyan, ang pinaka laging standard na sukat nyan, yung lapad nya ay sa 4 feet, yan. 4 feet, yan po. Kunyari, top view to, no? Ito yung bubong, no? Ito na yung trusses natin, yan. 4 feet po yung lapad nyan. Tapos yung haba nyan, 8 feet. So, wag na natin gawing batayan yung haba kasi depende naman yan sa mga sukat eh. Importante rito yung lapad. So, yung lapad nya, 4 feet. Pag kinumbert natin yan sa centimeter, 22 centimeter. Yan. Tapos yung ginagamit namin na mga square tube, 2x2. Yun. Pag sinabing 2x2, 2 inches po yan. Ito po yung mga ginamit namin. Yan. 2 inches by 2 inches. Yan. Pag kinumbert naman natin yung 2 inches sa centimeter, 5 centimeter po yan. Kapag na-assemble nyo na yung framing nyo, tapos itong mga braces natin, so syempre may reference kayo na 4 feet. So kailangan yung ending po lagi ng 4 feet nyo, pag dito po kayo mag-umpisa sa gilid, ito pong 4 feet nyo isa dulo, no, sa dulo yan. Pero kapag ka magdudugtong na po kayo sa dugtungan, kailangan nyo pong kunin yung kalahati ng tubular. So yung kalahati nun 1 inch or 2.5 centimeter. So ang dahilan kasi ganito. Yan, ito yung ating polycarbonate. Kapag i-install nyo po yan dito sa ating square tube sa may taas, yan, sa may taas, kailangan po sagad muna yung una, yung una installation nyo. Pero kapag natapos nyo na yung isang banig, kailangan doon sa kailangan po sa susunod yung para dito, kalahati na po yan. Yan, iwan kayo ng kalahati para yung susunod na latag naman, doon naman po siya magdudugtong ng kalahati. Yan, kalahati lang lagi. So ganun din po sa pagpaplano rito ng layout. Kailangan yung mga ating 2x2 na braces, nakaplano na po yan dun sa every 4 feet ng ating polycarbonate installation. Yan, kasi kapag imagine niyo, hindi nyo na po ito madudugtong sa dugtungan kung sinagad nyo po, no? Sinagad nyo. Kapag sinagad nyo, kailangan meron pong kalahating matitira palagi. Pero pagkadating dito sa siro, kailangan sakto na. Ito yung siro natin, ito. Yan. So ibig sabihin ng siro, yung ending nito, ito na yung 4 feet, no? Simula doon, yung sukat noon, every 4 feet yan, hanggang dito. Ngayon pagdating na po dito, yan, kailangan, hindi na tayo mag-iiwan ng kalahati dyan. Sagad na tayo dun sa 2x2 na tubular. Yan, para po dun sa nagtanong nito, yun lang po yung idea na may bibigay namin. Yan, shoutout po sa inyo. Yan. Bali, pinuputol na to ni Pangski. Bali dito, 5 cm po. Adjust siya ng 5 cm. Tapos, kakabit na natin tong glass clip. Yan, kakabit na natin to. So ginagawa namin dito, nilalagyan lang namin yung loob nito ng silicone. Kapag ka meron na, saka po namin ididikit doon. Ayan, sa tinabasa ni Pangski dyan. Yan, nakapagkabit na tayo ng glass clip dito. Ayan yung sample. Oh. Ayan. Ayan, bali ito yung sample. Ayan. Ay, nakakabit na. Bali mas neat siya tingnan, 'di ba? Ayun, pantay na pantay. Yan, dito na lang 'yung siro rito. Okay, dito naman po tayo sa may bubungan, no, sa back extension. Ayun, ganyan po 'yung itsura niyan.
Ito yung cupping. Tapos ito, bakit ganito yung disenyo nito? Ito po, ipapasok po to sa wall. Diyan po, gagrinderin po yan ng pa-horizontal. Tapos ipapasok po to. So kaya kanina, malakas yung ulan, walang tagas to. Kasi naka-flash band tape po to. Ayan o. Ayan, naka-flash band tape siya. Hanggang sa dulo. Tsaka hanggang dito. Kahit meron na po yan, lalagyan pa rin po natin ng flashing. Ito yung flashing natin. Ayan. Paikot po yan. Hanggang dito po. Hanggang dito. Ito yung side flashing natin. Tapos dito, ito yung side flashing din natin dito sa may corner. Bali, tutupian pa po yan. Ayan, gagatlaan pa po yan. Ayan, para sumuksok. Ito naman po yung mga nagawa na rito nila JR. Ayan na. So, dyan natin ito ginamit yung ating aluminum flat bar. Yan po yung pang-ipit natin. Tapos ito yung ating glass clip yung sa dulo. Tapos ito, yung magiging flashing nito, flash band tape na lang po yan. Paikot naman niya hanggang doon sa harapan. Ayan. Tapos dito, meron din tayong side flashing dito. Ayan. Bali kung ano yung gagamitin dito, dito sa gilid dito, siya rin po yung gagamitin dito. Tapos kung mapapansin nyo, itong PVC pipe natin na nanggaling rito sa taas, sa yero rito, dudugtungan po namin yan, i-elbow po namin yan papunta rito. Yan para mag-spread po yung tubig nya. Dito kasi kapag pinabayaan lang natin na ganyan, malakas po yung bagsak ng tubig nya dyan. Yan. Kaya i-elbow pa natin yan papunta rito. Yung kahapon yan po pala yung mga ginagawa ni Pangski kahapon. Nandito siya kahapon. Yan, nilagyan niya ng flash band tape lahat yan. Pero hindi mainam pagka ganyan lang. Kailangan talaga. Yan, naka-flashing tayo. Ito yung ating cupping. Yung gutter. Ayan yung gutter. Lahat po ng tubig na sasaluhin ng yero na to. Dito na po yan nababagsak. Kaya yung ating gutter, naka-overlap yan dito. Tapos maglalagay tayo ng PVC pipe pa dyan pababa. Yun yung magiging downspout. Yan o, matatapos na nila yung polycarbonate. Bali yung ano na lang, paglalagay na lang ng flash band tape dyan. Yan, mainit na naman. Ang init na naman ng panahon. Yan, check naman natin sila rito. Ito naman yung sa may harapan. Yan po. Ayun si Pangski. Oh. Bali rito yung ginagawa ni JR dito. Bali rito yung ginagawa ni JR. Sinisilikon niya yung dulo. No? Yung mga dulo ng ating aluminum flat bar. Yan. Bawat gilid yan, sinisilikon niya. Yan. Pero yung dugtungan ng polycarbonate, bago nyo po yung install, nakasilicon na rin po yung dugtungan nun. Bukod pa po dun sa ilalagay natin na aluminum flat bar, yan, tsaka ng, tapos ng tech screw, yan, isisilicon pa po. Tapos yung dito sa gilid, syempre yung magsisilbing flashing na rin yan is yung flash band tape, yan, yung gilid na ito. Yan. Yan, magaan din si JR. Hindi pwede rito yung mga mabibigat at dahil pag nagkamali ng tapak sigurado. Yan. Bali, ito yung ating aluminum tape or waterproofing tape, no? So yung common na binibili namin na tatak is yung flash band. Yung flash band tape. Yan, nag-a-apply na po yan si JR dito. Yan, no? Yan po yung magsisilbing flashing. Yan. Para siyempre pagka umuulan, hindi po tatagos yung tubig dito. Tapos bukod pa po sa pagkakabit namin yan or pagdikit nyan, sinisilikon pa namin yung ibabaw nyan tsaka yung ilalim. Yan, applyan pa namin ng silikon. Yan, madali na lang yan. Yan, malapit na itong matapos. Itong polycarbonate dito. Dating gawin kung ano yung ginawa namin sa gilid. Kumuha uli kami ng 5 cm dyan.
Simula po dun sa dulo ng ating trellis or nung 2x2 na tubular. Yan, puputuli na po yan ni Pangski. Tapos mamaya, magkakabit ulit tayo niya ng aluminum glass clip. Yan, ganyan lang po yung kasimple. Didikit lang po yan ng ganyan. Tapos sa kailangan madiin para kapit na kapit dun sa polycarbonate at saka dito sa wall. Tapos a-applyan po ng silicone. Yan, laki talaga ng tulong nito. May kamahalan nga lang to, pero the best naman, di ba? Okay, dito naman tayo sa kisame. Yun oh, meron ng pin light po rito. Isa ay ilaw, yung center light natin. Siyempre yung dalawang exhaust pan na nakaplano rito sa kisame. Ayan, yun na rin po. Tapos nandito na rin yung isang ilaw at saka yung sa dulo. Yan, dalawa. Yun oh. Yun. Ilaw. Tapos dito, wala tayong ilalagay rito gawa na nga. Siyempre, magpapa-overhead cabinet dyan balang araw. Ratio dito. Tapos may ilaw rin po yung pang-ilalim nitong overhead cabinet. Tapos mas maliwanag pa yan kapag itong dito banda, itong header na to, malagyan pa ng ilaw. Yan, bali yung kabilang part naman yung nilalagyan ni JR doon. Yan, bilhin muna tayo ng merienda. Yan, dito namin ino-order yung lagi na yung mini-merienda na ham and egg. Ayan na, dito. Okay, pakihatid na lang po ah. Salamat. Yan, deliver yon, deliver. Yan, lulutuin pa lang yun eh. O, tara. Yan, break time muna, break time. Naikabit na nga pala yung downlight dyan. Ayan po itsura nun. So syempre, nandito yung ating pintuan. Lalagay tayo ng isa dyan. Tsaka rito. Tapos dyan, tatlo. Tapos dito, naikabit na po yung ating lamppost para sa isang poste. Yan. Wala pa po siyang bombilya. Tapos meron din dito isa. Ayan, tapos pinagtutulungan uli ni JR tsaka ni Pangski yung gilid. Yung gilid naman. Ayan, dumating na po pala yung pinadeliver natin kanina. Ito, paborito namin. Egg sandwich with hot sauce and mayo. Tara, kain na. Kain na muna tayo, may ano yan. Ayan, kain na. Tara, kain kain. Yan, kakatapos na naman po ng break time. Busog na naman po kami. Ito, pinagpapatuloy na po ng dalawa. Yung mangyayari po rito, kasi medyo kulang-kulang 8 feet to, medyo mahaba. Tatlong dugtong na lang to. So, ibig sabihin na bawat dun sa braces ng gilid, yung frame natin dyan, tatlong putol na lang po nito. Yeah. 44 talaga eh, diyan sa 44 eh. Kaya natiwala na ako eh. 46 yung sukat niya. Pinagtutulungan lang po nito ng dalawa. So tatlong dugtong na lang yan. Yung part na yan. Dito naman yan, pagka tiningnan naman natin dito yan, parang isang buhay yan kasi syempre natatakpan nung 2x2 na tubo lang. Ina-assemble naman ni Master Jojo rito ay para na rito sa gate. Yan. Yung gate nito, wala na pong covered ng plain sheet dito sa pinakailalim. So ang disenyo niya ganito rin po. Kung ano yung nilagay natin dito sa fence grill. And tapos okay na rin yung ating mga polycarbonate. Yan, okay na rin. Doon na lang po, tinatapos na lang po doon. Yan o, may ilaw na yung downlight dito. Tapos dito banda, since tatlo po yung ilaw niya rito, ito puputuli na po namin yung linya nito, mawawala na po to.
So magbibigay rin naman po ng liwanag dito sa part na to kasi may ilalagay din tayo ang ilaw dyan. Ay, isang downlight dyan sa canopy. Tapos dito naman tayo. Okay na po yung kisami natin dito. Yan po yung nakaplano na dalawang ilaw dito sa ating corner. Tapos sa dalawang exhaust fan, isang ilaw rito, isang ilaw ron. Yan si Ogie rito, ini-elevate niya na po ng mga 10 cm itong ating flooring. Ang flooring po rito sa toilet area. Yan o. Mas kailangan kasi naka-elevate to. Ang gagawa na tayo ng linya rito bukas. Lilinyahan na po natin yun. Ano yung mga nakukay niyo. Bali itong gilid pala kahapon hindi nalagyan. So ayan, ilalagyan na nila to. O syempre, hindi pa po kasi namin mailalagay ito, itong flashing. So baka bukas na. Baka bukas na natin na mailagay yan. Pero hindi na po aalisin dito to. Kapag nailagay na natin to, yan, dyan na yan. Hindi na natin siya aalisin. Bukod pa dun sa yan, plain sheet na ilalagay natin dito. Yan. Ayan, bali rivet na lang po yung ginagawa dyan. So nire-rivet na lang. Tapos nag-apply na lang ng flash banding. Tapos dito sa mga fence grill, gagrinderin na lang po ito. Lilihain na lang yung pinag-weldingan. So binuksan muna natin yung ilaw dyan para matesting. Yan, okay na po tayo rito. So yung dito na lang, gawin na wiringan na lang po yan. Ikabit na nga rin po pala yung mga lamppost dito sa poste. Yun nga lang, wala pa pong ilaw yan. Wala pang ilaw sa loob. Tapos dito yung ginawa ni JR tsaka ni Pansky kanina. Yan, tatlong dugtong po yan. Yan, hindi naman halata na puro dugtong siya. Ang kailangan natin kuberan kasi yun. Gawa bawal po isagad yung hollow blocks, no, yung asintada hanggang pataas. So ganyan lang yung gusto ng opisina. Pag tiningnan nyo naman dito, yan, hindi nyo makita yung mga pinagdugtungan. Tapos si Master Jojo, binubuo niya na lang yung dalawang frame ng ating two-door gate. Yan, ang baling po niyan, pwedeng paloob, pwedeng paloob, pwedeng palabas. Yan, pwede siyang buksan ng paloob-palabas. Tapos dito na lang, kakabit na lang to. Yan, baka bukas na ikabit yung pintuan. Yung pintuan pala niyan, yung manggagaling po rito. Yan yung pintuan na yan. Ngayon sa kisam eh. Ayan. So pinalagay natin yung flash band tape dito sa gilid para hindi na mag-cause ng leak dito. Gawa ng may kisam na. Yan, halos matatapos na ni Ogie ito. Yan, naka-elevate po ito ng mga 10 cm. Yan. Kapag natapos to, mga ganun po yung elevation niya. Yan yung na-accomplish natin ngayong araw ng Friday, July 9. Yan. Yan, mag-uwian na naman po. Maglilinis na lang po si Pansky rito. Yan, nakapagligpit na rin po sila ng ibang gamit. Bukas, pull out, no? Pull out tayo ng mga gamit na hindi na kailangan dito. Para pagdating po ng tiles sa Monday, ayan, bali ano, dire-diretso. So, pwede na tayong maglatag ng tiles dito. Okay, bukas naman. Ayan, bali, uwian na naman po muna. Okay, sige. Okay, bukas na lang. Sige, sige. Sige, Jay. Okay, salamat. Okay, salamat, salamat. Hey, JR. Okay. Okay, sige, G. Bago ko nga po pala tapusin tong video na to, shoutout po muna tayo. Shoutout po kay
Odi Arimas from Bacolod, Lumina. Yan, shoutout po sa inyo. Shoutout na rin po kay Sir Michael Vargas. Shoutout po kay Sir Romel Villilla. And shoutout po kay Sir Roberto Diaz. Special shoutout na rin po at binabati ko po ng happy birthday po kay Ma'am Lorelei Hernan. Ayan, kaarawan niya po ngayon itong July 9. Ayan, kung mapapanood niyo po itong video na to, belated happy birthday na po Ma'am Lorelei. Bali mga karos, maraming salamat po muli sa pagbisita. Kita-kita po tayo sa susunod na video and God bless po.